Atay ng manok. Atay yan, Fred, oh. Pangali sa Canton. Itong kalahati na to, yung pang ano lang, pang latte. Pumugasan mo na yan, pakahugas, tsaka so yun mga kalakay, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Today is Friday. And tomorrow is Saturday. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. At yun, inagaano namin ang nag-prepare ng mga ingredient. Yan o. Yung mga lulutuin namin. Bukas pa naman yung Pasko, pero ngayon, araw ng Biyernes ngayon, ngayon na kayo magsisimula. Inagaano namin mag-prepare ng ganito dahil doon kasi sa lutuan namin dito sa accommodation, marami magluluto ngayon sa araw na ito. Kaya bago magbukas yung lutuan dito sa likod ng aming accommodation, kailangan mauna kami doon, makapag-prepare kami ng isang lutuan man lang. Isang kilong malagkit na bigas, bali kalahating kilong asukal. Kaya ang linuto namin ay 2 kilo, kaya 1 kilong asukal ang nilagay ko. Ito na yung pinapaano ko. Pag tunaw niyan, pag ano na siya, saka dyan na iahalo yung sinaing na malagkit. Yung sinaing na malagkit, ang sabaw niyan, bali may gata na. Yung kalahating gata na andito sa pagsaing ng malagkit. Yung unang gata andito sa ginagawang gagawing
pinagtunawan ng asukal para mamaya dito i-inhin pagkaluto ng sinain. Inhin yan. Ilalagay ko dyan. Haluin hanggat matuyo. Ito yung niluloto na yung kabayan. Yan, isang buong manok. Saka balon-balunan. Manok pa rin. Ano yan, kuya? Ano yan? Manok pa rin. Manok pa rin. Yan. Ayan yung handa nila sa Pasko. Manok. Ay, yung kababayan pala natin. Ay, kamo na. Yan, mga bro. Stop out. Ayan, oh. Bangus, oh. Oh, yan. Oh, sino? Ang dami yan. Dami yan. Iyaw. Ito, ano ito? Iyaw na lang. Sige, yung handa nila. Napakadami, oh. Pansit na lang yung gabi. Oh, lalaki yung isda. Bangus, oh. Oh, lalaki, oh. Hi, hi, ikaw muna sa vlog natin. Hello, Merry Christmas. Pati mo yung mga ano mo. Yung advance Merry Christmas. Bukas na lang. Naiya siya. Naiya siya. Pen. Oh, karaming isda. Marami ng Diyos, bro. Bro. Marami ng Diyos. Karaming isda. Oh. So yun mga kalakay, ito na nga yung niloto ng chef namin na handa namin para bukas na kanton. So nilagay na lang namin dito sa plangganang maliit kasi wala na kaming ibang lalagyan na kasurola. So yun mga kalakay, kita nyo naman, comment na lang kayo sa comment section kung ayos pa yung luto. Ayos ba yung mga halo? Ganyan. So, konting handa lang mga kalakay sa darating na Pasko. At syempre mga kalakay, ito yung ating biko naman. Yan. Wow, sarap po. Oh. Sarap ng kumain kaso hindi pa pwede. Wala pa yung mga iba nating kasama. At baka mamayang gabi pa namin kakainin to. Ayan na yung aming beef na handa. Yan. Baka. Tayo. Merry Christmas! Merry Christmas sa inyong lahat!
sige, Ricky Boy. Lakay, bati ka sa mga natin Merry Christmas. Sa mga kababayan natin lahat. Hello mga kababayan, Merry Christmas. Tulan yung handa namin, oh. Tulan. Pansit, biko. Biko. Simple lang, yan lang. Simple yung handaan namin dito. Importante naman may handa konti eh, kasi hindi naman natin kasama yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Kaya inabutan na naman tayo ng Pasko dito sa abroad, kaya naghanda naman kami ng konti lang. Pasensya ka ng sanda namin. Ha? Pasensya ka ng sanda namin. No. Yan lang. Eh. Pero pag natikman mo yung Grace, nako. Hindi mo makalimutan. Sabi sa'yo. Oo. Kasi mang tumang dumali eh. Wala ka lang sila yan. Ayun ano, yung bigo. Yun, ganito dito pagka Pasko. Kung gusto namin pumunta sa ibang kwarto rin, kumain, pwede. Pero yung mga ibang kumpanya na hindi namin kakumpanya, siyempre kahit Pilipino sila, kung hindi kami nalo, kahit Christmas, siyempre nakakayarin. Kaya yung mga ano na lang, masama-samang kumpanya, yun, kahit saan kayo pumuntang kwarto, kain na lang kami ganun, dahil Christmas naman. Diba, Chris? Yan, yung konting handaan lang naman kami dito dahil hindi naman natin kasama yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. So, kahit pa paano, nakapaganda kami ng konti pang celebrate ng Christmas. New Year siguro, wala na. Sa Misol. Sa Misol na lang kami mag-New Year. Ano lang, Christmas lang ito. Meron, no? Ah, meron. Meron nga pala. Sana man, next year sana, makasama naman natin yung pamilya natin sa susunod na Pasko sa Pilipinas. Kaya yung mga pamilya natin sa Pilipinas, tiis-tiis muna kayo na hindi namin kayo kasama. Kasi wala, ganun talaga ka dahil... Anim na taon na. Eh, si Mang Tom, oh. Anim na taon nang nandito, walang bakasyon. Ayun. 6 years na siya dito na walang bakasyon. So, big sabihin, 3 Pasko na siya dito sa Saudi. Ganun talaga, kailangan natin ano, tsaga-tsaga lang muna. Sa hirap kasi ng ano ngayon natin, kalagayan natin kasi ngayon, dahil sunod-sunod yung pangyayari sa buong mundo na hindi natin inaasahan. Kaya yun, hindi tayo naka-uwi sa Pilipinas at hindi natin nakasama yung mga mahal natin sa buhay. Sana next year, ayos na lahat para sa ganun. Sa darating naman na Pasko, kasama natin sila.